This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. She is a member of Lighting in the Bottle, a femcee from QC. Let's all welcome Shanti. Hey, hello. Thank you, Shanti, sa ano, pagbigay ng time dito sa ano natin sa podcast. Ano, very busy, nakikita ko the gigs are daming gigs na umaano. Yeah. And ano pala, nandito kami sa Power Trip Studios. Touch Me Even, thank you. Touch Me Even. Thank you na marami sa ano, sa pagbigay ng spot sa amin. Kung gusto niya mag-record dito, man, dito yung studio niya, pop natin dito so yung ano place na pwede nating ano yung mga rates nandiyan na lang din. Anyway, Shanti, how are you? How am I? Actually, pagod ako. Ngayon? Yeah, ano kasi, nagka-college pa rin ako, man. Okay. So, ayun, I'm mixing music life with school life, so medyo challenging. How young is Shanti? I am 20. I'm turning 21 sa August 3 po. Lapit na. Oo. Yung mga magre-regalo sa kanya, Gcash na lang. Gcash na. 099, char. Hindi, pero mahirap yan ah. Hindi ako masyado madaming may alam na nagbabalance ng music. Especially may mga peers ko, di ba? Medyo oldies na kasi ako. Yeah. Pero konti lang ang alam ko nagbabalance ng music with school. Yeah. What year are you right now? I am second year. Pero dapat third year na ako. Pero, you know, gap year muna and stuff. Pero yun, matagal pa bago pa ako matapos heist. Pero grabe, no? Kumbaga second year college. Tapos, ano bang course mo ngayon? Art? Mala, multimedia arts. Graphic design. Yeah. Solid din, man. Hindi ka ba sobrang nahihirapan sa ginagawa mo na, syempre, paano pag may gig, tapos may pasok ka? Hindi eh, priority ko school. Oo. Pero minsan, I work it out through time management. Kunyari, gabi pa naman yun. Okay. So, dapat yung class ko, morning class lang. Okay ako dun. Pero pag hapon, pwede naman, depende sa time. Ang maganda ngayon, kasi pag kinukuha na ako sa gig, super late na ng performance ko. So, I kind of make it work na. Okay naman. Hindi ka gaya dati, no? Parang kasi bago ka eh. Bago ka, kumbaga, ilalagay ka talaga sa front act. Oo nga. Ngayon, siya na yung pinakadulong act. Di ba? Prime time! Gabi. Hi. Balancing school with work. Mm-hmm. Yung parents mo okay ba sa'yo yun? Nung una, medyo sketchy sila. Kasi music, bigla akong naging hyper-focus sa music nun eh. Tapos, nung nakita nila na siyempre, yung gigs, laging gabi, malayo. Siyempre, nag-worry sila at that time. Kasi you're young eh, and yes, female. Kumbaga, mahirap nga naman. As a parent, I think if I'm a parent, parang hala, yung baby ko, gano'n. True, true. Baka kung ano mangyari, especially madaming lalaki. Mm-hmm. Medyo. Mm-hmm. Valid din naman, like, mm-hmm, looking at it now. Oo nga. Hi, mama. Love you, ma. Thank you. Anyways, okay naman sila, basta ang aming deal is priority ko ang school. Okay. So, dapat nag-excel pa rin ako sa school. Basta gawin mo lang ang studies mo, bahala ka sa buhay mo. Naging ganun na. Medyo naging maluwag na siya. Before strict, pero okay. Malakas ang opinion ko. Okay. Mga Gen Z palaban. Pero in a good way naman. Hindi naman yung in a not respectable way. Communicate, ganun. Yung dad mo okay lang din sa kanya? Kumbaga, okay lang naman. Oo. Kebs lang. Anyway, how are you right now? Okay ka lang ba? Yung music mo, how's the music life? Music life, it's really cool that I get to create music. And like, yung ideas ko, madali ko na siyang ma-execute kasi accessible na yung people, creative people around me. Unlike before, parang kaya din siguro ako late nag-start mag-music kahit na music person ako. Kasi I don't know much music people, music friends, producers, ganun. Parang YouTube lang, ganun. Mm-mm. So ayun, hanggang sa napunta lang talaga ako sa creative scene. Tsaka maganda yung family mo sa area na yun, yung alam mo yun, mga nakasama mo. They are very genuine people. Shout out, Liab, man. Mga kuya yan. Naging kuya niya. Kuya ko. Mga naging friends ko muna before nila ako
i-scout ka lang. Okay. Mm. Ano yan, mabait ang mga tao yan, kumbaga nakasama ko na yan years, kumbaga ibang, may mga friends kasi ako na ibang side naman, may mga friends din ako sa ilang side, sila yung mababait. Mm. Yung kabila, mabait din naman. Pero gets, kumbaga friendly. Mm. Tapos, anyway, mga latest projects mo, anong... Latest projects ko, since tapos na yung EP art, yung EP mismo, Element. Gawa kami ng band version ng the whole thing. Band version? Yes, I've been wanting to do that kasi feel ko mas soulful pag may instruments. Sino nag-isip nito? Ako. Parang gusto ko. Kasi minsan sa performance-wise, since parang nakanood na ako madaming gigs on the indie scene, parang mas feel ko yung vibes. Na may banda. Oo, may banda. Ginawa ni Nakiyo to eh. Ni Nakiyo, ni Alice, I'm sure. Dati nag-ano lang yan, kumbaga music lang talaga, plus one or minus one. Lalo na nung nagkaroon din ng big event na lahat mga naka-line up may banda, tas kami wala pa. Sa UP Fair? Sa UP Fair, right? Like, angas lang ako may banda stuff. Like, kahit may drums lang, ganun. Feel ko angas ng hip-hop with a band. Yeah. Inopen mo yung idea na to sa Liab. Tama? Tapos, ano sabi nila? Sabi nila, that's actually great. Let's do it. Tapos mag-form tayo ng ano. Parang ngayon, nagka-canvas na kami ng mga bandmates na makuha namin. Full Element to? Full Element. All the songs. Yes, all the songs and plus 2 songs. Ano pala ba ito? Element Deluxe. Element Deluxe. Oh, see him ganun. Yun na nga. Ang ganda nun ha. Kumbaga, you thought of an idea, tapos yung, totoo lang medyo magastos to. Una ko naisip magastos, tas yung mga people behind it, yung mga, yun lang, itinagin ko nga kayo, tulad kay na Pablo, di ba? Parang they're down, kumbaga regardless. Ang ganda nun, kasi idea mo, tas down sila. Tas gawin natin yan regardless na ito nga medyo magastos. Pero, money-wise, true, magastos nga siya. Pero parang we worked our way around it. So, before that band version, gawin namin merch. Okay, okay. Malapit na yung merch. Yun yung mauna. Merch, tas may single ako. Yung merch ko, na-excite ako kasi parang ano, kami ng college friends ko yung gumawa nun. Tapos, okay. It's very, kamukha niya yung album art, kaya ang angas niya tignan. Yung merch na ilalabas mo, Element na ano, na sa tingin mo kailan lalabas to? Itong Element na shirt na to? Shirt, jacket, or whatever. Ano ba to? Shirt, jacket, tote bag, PC. Char. kailan? Sana 2 months from now ready na. Kasi diba ang dami pang aasikasuin pag merch, like yung quality ng fabric. For tapos, testing mo, ina-test kailangan. Kung saan ka kukuha ng ano. Basta yun, ang dami niyang proseso, no? Hands-on ka dito or medyo pinapa-ubaya mo na sa Liab? Ano, hands-on kami in terms of creative stuff. Kasi ako, ano din ako, ma-art din ako eh. So most of my album art or merch art, sa akin dumadaan talaga. Ako yung idea, ganun. Yung album art ng Element, I think that's from Jade kay Sin. Yes, yes. Solid nga shout eh. Shout out kay Sin. Hi, Sin. Sobrang favorite ko siya. Kasi parang one time, in-approach niya lang ako in a party. Siya yung nag-approach sa'yo? Oo, sa akin siya nag-approach. Tapos sabi niya, tuwang-tuwa daw siya sa akin na she's willing to do my album art. Ganun lang. Ginulat ka lang na, uy, tuwa-tuwa ako sa'yo, ako gagawa ng album art mo. Yeah. So, tapos, kilala mo siya? Kilala mo na siya? Mutual okay, friends. Okay. Ganun. Saka, alam ko na rin yung art niya. Ang galing yung artist. So parang, imagine idol ko siyang artist, tapos bigla niya akong ginanon. So parang, wow! Blessing yun eh. Diba? Blessing na. Yeah. Actually, may ano, kaya maganda rin talaga lumabas. Lumabas-labas. Hindi yung puro ka lang sa bahay. Kasi, hindi mo, yung parang nakwento nga sa'yo kanina, diba? Yung kagabi nang nangyari sa amin nung dun sa, ano, kay Trofsky. Opportunity siya eh. Yes. Kasi lumabas ka. Kumbaga, hindi ka nag-stay at home at this night. Ooh. Kaya nung araw, poblasyon ba kayo nakita ni Jade? Oh, I think that's poblasyon. Diba? Kamsado ka din. Kumbaga, kung nandun, kung hindi ka lumabas nung gabi na yun, may chance na hindi magawa yung album art. Right. So, kids, labas kayo. Hindi nyo alam yung opportunity na ibibigay sa inyo ng mundo. Kumbaga, do your thing. Pero be... Medyo magpakita ka. Alam mo yun? Be active sa like, labas. Like, if you're an artist, plug your shit. Wala naman mawawala. Ganun. Ang daming artist na nahihiya i-plug yung ano eh. Kumbari, ikaw, may latest release ka. Isang beses mo lang siya share. May ganun eh. May ganun lang. O, share ko isang beses. Pero dapat talaga,
pinopromote mo na maayos yun eh. Yeah, oo. Kaya yung pag mga may nanghihingi ng advice na, kunyari, how to start on the scene. Okay. Parang lagi ko sinasabi, yung music-wise medyo ano na yun eh. Parang it's out there, mga example na yan. Pero social-wise, parang dapat makonnect ka rin. Alam mo yun? Makonnect ka ba siya? Ako makonnect ko. Carry lang. Parang it's more on the ano eh. If you have genuine conversations okay, yan, with yan. People naman. Parang sobrang ganda naman ng flow ng sagapan niya ng ano, parang kunyari, your art, my art, as we talk about it. Tapos yun, magiging either collaboration or like good art friends na you can have inspiration with. Ganun. I think yun yung other side ng music business eh. Mm-mm. Hindi lang music kasi, this time music business, hindi lang yung music eh. Oo nga. Sobrang dami pa niyang layers. Yung PR nga, wala pa yun eh. Kumbaga isang part lang yung PR dun yeah. eh. Iba pa yung, yan, yung advertising, iba pa yung mix and mastering, iba pa yung whatever na yeah. ano. Beyond the music scene, kaya umabot ka rin sa ganyan kasi may team eh. May team na tumulong sa'yo and everything, di ba? Yeah. Shout out Liab. Love you, Liab. Shout out, Liab. Iba sa music, hindi sa music na, ano ba pinagkakabalahan mo ngayon? Ang pinagkakabalahan ko is my 20s. Kasi kakastart ko pala ng 20. So, syempre, adult, mga social stuff, personal stuff, yun tapos mixing. I mean, it's a good thing na I can do music kasi yun talaga yung output ko. Since nung art fair, parang na-inspire ako sa mga naka-display na. So, parang bala ko yung art ko kasama na yung frame, tapos may art din sa frame, ganun. Ano na talaga, as in package na I'm gonna sell this. Yeah, yeah. Ito lagay natin, Devil Make Art. Ito lagay natin, pop natin yan dito. And soon daw, sabi ni Shanti na she's gonna post one. Bebenta niya yung iba niyang gamit doon. Kasi nakita ko noon nakaraan, di ba? Parang sa story ka na you're trying to sell. Was that your first art na binibenta? Ano, first art ko. Pero hindi pa siya ganun ka full-on art ko. Ano lang siya, self-portrait ng sarili ko. Tapos sketched out siya na medyo may details. Tapos may mga stickers na favorite ko sa likod. Ayun lang. So parang hindi pa siya yung mismong for me as an artist. Hindi pa siya yung art ko. Pero testing lang, ganun. Hindi mo masabi. I mean, hindi mo masabi kung anong dadaling ka na. Iba pa sa music yung art, yung painting eh. Kumbaga, nabenta na ba yan yung ano? Oh, nakabenta. Reserved na. Reserved na. Nako, naunahan na kayo. Nalabas man to, sayang. Yeah. Kumbaga, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng passion mo na yan. Na iba pa, ibang passion, hindi lang sa music. Oh. Tapos, kunwari, nagmahal na yung work mo. Yung unang sketch mo na yan na binenta mo for? I sold it for 7K. 7,000. Yay. Yung 7,000 na yan, magiging 70,000 na. Oh! Di ba? 1 million. 1 million! Salamat, Kuya Will. Pero solid. That's the first art mo na benta mo ng 7K. Pangarap mo rin ba mag-gallery? Gallery, oo. Yung mag-show ng... Kasi art, lahat ng artist, parang mga nagipinta, especially gusto ng sariling, alam mo yun, showcase. Pero ang mahirap kasi dun, if gusto mag-gallery, like for me, feel ko ang mahirap dun, is pag mag-iisip ka ng sarili mong tema. Oo, yun dapat, especially. Dapat ano, may uniform siya in a way. Para, kasi gallery, so madaming, magkakatabi sila eh. So pag randomize lang yung art mo, medyo meh. Dapat pero, may topic eh. May team pala, yun, top yun. Team. Di pa ako nakapag-lock in sa gusto kong topic. Pero in the future, sa mga gustong-gusto mo, bucket list kumbaga. Bucket list gallery. I think sobrang solid. May mga tropa tayo dyan, naniniwala ko. Baka may nanonood dito, maybe in the future na yung art mo nag, ano pa, kumbaga tumaas pa or kung ano man balak mo doon, maybe in the future. Anyway, going back, ba't nga ba Shanti? Kasi may ang dami ng, at that time 2019 ka, di ba? 2019. May mga Shanti dope eh. Kumbaga, yun yung, di ba? Alam ko na yung ano eh, magkakaproblema doon. Kumbaga, oy si Shanti, baka Shanti dope. Oo, but Shanti? Shanti pa rin. Kasi, actually, I was gonna go by Ash. Kaso, anong Ash? A spelling? Like A-S-H. Kasi nickname ko, my name sa Shanti, tapos nickname ko Ash. Tapos, nung first gig ko, naka-lineup ko, Ash. Ano? Astig ng Hilaga? Oo, Astig sa Hilaga. Sila naka-ano. So, parang... Sila Korimaw yun, di ba? Oo, sila Korimaw yun. Tapos, nung, ano, nag-e-edit ako. Kasi, mahilig ako mag-gumawa ng mock-up
na something. Tapos yun, nag-edit ako. Nagay ko caps lock yung Ashanti. Tapos nagtanggal ako ng letters. Tapos nakita ko yung Ashanti, parang maangas tignan. S-H-N-T-I. Yeah, yeah. Tapos ako medyo catchy din. Tapos, nung nag-liab ako, parang isa din sa mga tanong nila, do you really want to stick with Ashanti? Kasi may Ashanti dope Kasi may Ashanti dope na. Ganun. Tapos sabi ko, parang ayoko mag-change the name just for another person. Saka, ang ganda nun. Sabi ko, mas gagalingan ko na lang. Kumbaga, kahit hindi man ako mag-pop up sa first search bar, at least talagang hahanapin nila ako. Okay. Yun. At saka pwede kaya ba naman eh, na ano, S-H-N-T-I naman. Mm. Ang real name mo is Ashanti. Ashanti, yeah. But, mas share mo ba kung ba? Idol ba ng magulang mo si Ashanti? Yung tatay ko, crush na crush niya si Ashanti. Talaga, talaga. Tapos, the artist, the female artist. Yes, yes, the R&B artist. Tapos there was this one time, yung unang-unang kaisa-isang tattoo ng tatay ko, malaking Ashanti sa likod niya. Tapos nagselos yung mama ko. Yung anak ko ba yan? O yung crush mo? Malaking Ashanti na words lang. Oo. Kaya yun. So ayun, crush lang talaga ng tatay ko. Mahilig sila sa R&B, mga ganun. Music people so, din. Ang ganda kasi, sa tingin mo, nahilig mo yung music dahil dun. Most sa parents mo pa, nagpaparinig ba yan sa umaga? Alam mo yan? Igising ka pa lang. Mga core memories ko. Kasi mahilig kami mag-travel ng family ko. Okay. So, ang daming car rides. Hindi pa hindi buo pa yung mga, parang last time nung nag-Ilocos kami, parang one day yung duration. Wala pa hours, atang, walang NLEX, T-Plex, mga ganyan. Wala pang ganan. So, parang ang lagi yung music nila, it switches from minsan R&B to hip-hop, to pop, tapos to rock. So, yung magulang ko kasi, they listen to everything. But hindi lang everything. May taste sila. So, ayun, na-adapt ko rin. Lalo na yung ano, mga 90s R&B. Nag-story ko din. Very young parents mo? Right now, 48 na si mother. Tapos, pinaka-core memory mo na kanta laging pinapatugtog. Ashanti talaga? Oh, mga Ashanti. Mga Lil Wayne. Lil Wayne? Nag-hip-hop din sila? Mm, ganun. Okay. Lil Wayne, anong kanta ni Lil Wayne? Mga Mrs. Officer, ganun. Okay. Mga Lollipop. Yeah. Mga panahon, high school ako niyan, ha? Nag-amili ba yung mga parents mo? Nag-amili? Medyo hood yun eh. Ewan ko. Tagal na yun. Pero yung dad ko mahilig din sa Bone Thugs and Harmony. Ganon. So down talaga. They have good taste. So napasa kumbaga yung hilig mo sa music. Oh, saka before nung high school ako, mga summer breaks na, wala akong magawa. Madami kasi silang CD. Kino-collect nila yon yung mga albums nung uso pa. So yun, tapos nangyayaram lang ako kasi may sarili akong parang radyo na pwedeng lagyan ng disc. Okay. Yun. Parang Walkman ba yan? Hindi naman. Parang siyang radyo na disc na ewan ko, binili lang ng mama ko para sa akin. So yun, tangustuhan ko rin. Do you remember how old were you nung mga panahon na yan? Yung mga core memory mo na yan? Feel ko, hindi ko lang sure, pero probably mga 8. 9. Ganun. Sobrang young ah. Kumbaga parang around 8 years old nakarinig ka ng Bone Thugs, nakarinig ka ng mga Lil Wayne. That's something ah. That's actually something. Actually feel ko as a kid na open up agad yung world ko sa music, more on music and yung media na nakuha ko, like cartoons. Mahilig ko sa Disney Channel dati, makanta sila. Ganun. Nga pala. Tapos, nadalian na ako magsulat ng song actually dati kahit medyo corny pa. Pero like yung catchy na ano, na melody, nakuha ko sa Phineas and Ferb. Kasi, there's 104 days. Mahilig nga rin. Maganda. Madami silang actually na banger na kanta. Diba? Mga squirrels in my pants. Mga, yeah. I know my shit. Yeah. Shoutout kay Candice. Oh man. Okay din. Kahit sinawayan din ata, parang especially English, di ba? May mga English kang kanta. Yeah. Sa tingin mo, dun mo na, dun ka rin, yung family mo ba nag-English lagi? Or? Hindi naman. Hindi, ano kami, Matagalog kami, medyo, ano nga eh. Madami kang kanta na English ah. More on my rapping voice. It's like, more on the English side. Parang iba yung style ko sa English sa Tagalog. Saan mo na-adapt to? Saan mo na-adapt ang pag-English mo? Cartoons? Ano? Oo, cartoons. Mm-hmm. Kasi mga cartoons ako hanggang ngayon eh. Mga Adventure Time, ganyan. Sa mga adult tapos cartoons. Na, tapos na Adventure Time ah. Oo nga. Pero masarap rewatch. Mga Avatar. Ganun. Avatar yun. Ganun talaga. Yeah, yeah. Who was Ashanti before she was Ashanti? I was a fan.
2000 na ito, 2000? Kasi sa totoo lang, siguro mga 2017, ang okay. Alam kong local music, yung super mainstream. Okay, alam ko na sino? Alam ko na nga si Shanty Dope doon eh. Yung mga pang high school na prom na ipapatugtog, mga ganun. Naririnig, yung mga friends mo rin ba nakikinig ng mga ganyan? Oh, pero more on ano sila, more on the hip-hop talaga. Ako, parang nagustuhan ko yung local music dahil kay Kiyo. Okay, kay Kiyo. Yan yung masasabi mong isa sa mga nag-inspire sa'yo na... Sa SoundCloud. Anong kanta to? Gusto ko yung mga, ano nila, Nosha dati. Yung mga lo-fi days nila. Urong Sulong. Okay, mga ganun. Oo, sila ni Allison. Ano ba yung kanta nila ni Nosha? Alam ko may something rin. Nakasama rin namin si Nosha before. Mga ganun. Ano, sorry? Not Even Her ba yun? Okay. YouTube, na YouTube mo lang na nag-pop lang or shinare ba sa'yo ng friend mo na, oh, listen to this. Shinare sa'yo ng friend ko. Okay. Oo, tapos nung shinare niya sa'kin, hinanap-hanap ko na ako sino sila. Okay. Hanggang sa kung saan na napunta sa mga ano influences. Hindi ka pa gumagawa ng music na to, ah. Kung magandang mahilig ka lang makinig. Old school ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Kumbaga yung mga friends mo na nag-introduce sa ito, guys. I would say. Kasi normally, guys, ang mga mahilig sa mga hip-hop, mga underground type stuff. In-introduce sa'yo ito, anong naramdaman mo yung una mo napahinggan? Actually, tuwang-tuwa ako kasi local sila. Okay. Tapos parang they got the... tawag dito, parang ang ganda ng flow and rhythm. Like, I can see you... where this is going, yung music nila. Parang yung in-execute nila, sobrang nagustuhan ko. I think that's what I like more sa mga artists. Yung mga different, unique ideas nila na ginagawa sa song na nagiging signature ano nila. Alam mo yun? Yun yung sound nila. Kung narinig mo yung gayetong sound, Kiyo to. Kung narinig mo si A$AP Rocky to, si Snoop exactly, Dogg. Yeah. Ganda yun. Parang ipapatent mo yung tunog mo. Tama. Kahit nga si Wayan, medyo may ganun tunog na siya. Alam ko na, okay. This is a Wayan song. Diba? This is voice. Kahit di mo na nabanggitin yung pangalan niya, alam mo siya yun eh. Yeah. Ganda. Ikaw masabi mo, nakuha mo na yung ganun mo? In a way, yes. Kasi ako kasi, ma-indecisive akong tao. Like, alam ko na yung forte ko. Pero hindi ako magsistick dun. Okay. I'm more of an experimental person. Lanat yung pinaka gusto kong ma-achieve na malayo pa pero yun yung sana is gumawa ko ng sarili kong genre. Damn! Diba? Ba't hindi, diba? Kumbaga, yeah. Claim it. Kaya feel ko ang one way to get there is to try other genres. Try everything. Try everything. Kasi paano ka gagawa ng sarili mong genre kung hindi mo pa na-explore lahat? Ganun. May tanong ako tungkol dyan na. Kumbaga, may formula na kasi yung iba eh. Alam mo yun? May formula na, okay, I'm gonna rap about weed. Weed. Yung ano, patok sa masa, di ba? Tapos I'm gonna make more songs na gano'n, na paulit-ulit. Yeah. Ano masasabi mo ba na ano? Okay lang ba yung gano'n? Paano okay lang? Kumbaga, okay lang ba yun as an artist? Do you think na, kasi yung sinasabi mo kanina na you wanna try everything. Yeah. Kung pumuto ka dito sa isang genre na to, kaya nag-boom ka, you made money, go, sumikat ka palalo, hindi mo na uulitin yun. Ako? Hindi ko na ulitin? Hindi naman siguro. Kasi hindi naman ako very... Hindi ko rin na-limit sarili ko kung anong gusto kong gawin. Tapos, siguro may mga magiging ganon. Depende na lang sa kung anong feel ko sa song na yun. Okay. Yan. Like, kunyari, meron may mga SoundCloud releases ako na experimentally ko lang ginagawa. Okay. Rina-release ko for a bit. Tapos, pag binalikan ko, di ko nagugustuhan. May mga ganon. So... Feel ko naman, pag nag-release ako ng ibang genre, sobrang polished naman na siguro yun na pinakinggan ko na yan everything. Kaya yan. Yeah. And example lang to, Shanty. Naglabas ka kunwari ng something different, something that you really want. Para sa'yo. Tapos parang may mga fans ka na, sabi natin may mga fans ka before na, uy, ba't iba na yung tunog mo? Hindi ko na gusto yung ganyan-ganyan. Anong masasabi mo sa ganan? I think wala na kayong magagawa. Pero at the same time, it's okay kasi not all the music is for all the people. Okay. Diba? Saka, I think, kunyari, may magiging fan man na o na ayaw yung gantong type ng genre. There's always another person who will appreciate it more. Totoo. So I acknowledge you guys, like,
kunin ko na siguro yung critic, yung healthy critic. Okay, okay. Of course, I'll still listen to that. Uh-huh. Pero still do my own thing. Ganun. Kyo, Alison Shore, sina Nosha, nag-evolve ka from that na parang ano pa yung pinakinggan mo nun after? Kartelem. malapit ba ang Kyo sa ano, sa Kartelem? Medyo malapit para sa akin ah. Kumbaga, I think nandun pero the sound is very very different kung iisipin. Ang nangyari kasi before, 'di ba, parang sila Kyo, sila Nosha na discover ko lang sila sa friend ko, so online. Hindi ko alam itsura nila. Okay. Tapos, nung DBTK fan ako dati. Yung mga early stages nila. Nag-gig sila dun. Tapos, sila Kyo? Sila Kyo. Okay. Tapos, nagustuhan ko yung parang yung vibe ng audience and performer. Mm-hmm. Tapos, parang dun ako mas na naganahan na gusto ko to gawin. Tapos, after nun, di ba nga, DBTK fan ako. Nasabi ko na to sa'yo before. Na napanood ko kayo na hindi ko pa alam na Kartelem kayo nun. I think sa, ano, sa DBTK, di ba? Yung sa DBTK. Underground ng Ronak. Sama ko pa friend ko nun. Shoutout kay Marv. Shoutout, Marv. Na ang core memory ko dun, sinasabi niyo sa A-team, sa A-team. Block! Gumagana kayo. One. First, hindi ka pa nakikinig ng Kartelem na to ah. Mm. O nakikinig ka na? Makikinig na. Makikinig, napanood, dahil napanood mo kami sa gig. Mm-mm. Tama. Mm-mm. I think yung magkakasama nun is Bawal Clan, Barrio Verde, yes, tsaka Kartelem. Parang yun pa yung medyo, patok at that time. Mm. Tapos, napakinggan, kami yung first yata nag-perform dun eh. Medyo puno, di ba? Mainit dun. Naalala ko, mainit dun. May picture yan ito. Papap ko dito. Naalala ko alam ko saan dun. 2018, 2017 nga yata, yun eh. Wala ka pang kilala sa amin kahit sino dun? Wala pa, man. Napanood mo kami, ano yung initial reaction mo? Napanood ko kayo, hindi ko kayo mapanood ng maayos kasi maliit akong tao. Anong layo. Soundwise lang, sobrang nagustuhan ko kayo. Tsaka yung vibes niyo, man. Parang, ang galing niyo mag-perform noon. Tuwa ko lalo sa mga performance. Parang, dun ako, like in that way, parang ako kasi medyo hindi ako ma-expressive eh. Output ko talaga is music or pagsusulat, ganun. So parang ano, parang dun ko na pop sa isip ko na parang pang nagsulat ako ng ganito, marilinig nila. Tapos hanggang sa yung sulat ko naging mas from the heart na. At anong gusto kong yun. Masabi. Yeah. Yung napanood mo yung Kartelem, nakinig ka na ng music. Yung Telem once na nga ata ito, kakalabas lang yata ng album. Nag-grow ka pa ba doon? Kumbaga, may iba ka pang pinakinggan? I think, nag-ano na ako. Minix ko yung mga local music and international hip-hop music. Ganun. Hindi ka ba masyado nakikinig ng international before? Nakikinig naman, pero hindi siya, parang mga add to playlist lang. Ganun. Okay, gets, good. Sino yung mga, ano mo dyan, mabanggit mo na, damn, this my playlist. Before to hindi yung ngayon, yung mga before. Bigla akong napakinggan si J. Cole sa bar. J. Cole. Ano sa kanta? Bar. Ano yung No Role Models? No Role Models. Alam ako, yun lang na may pinapatugtog niya. Yun na yun, men. Tapos ano, yun. Dinigdip mo yung Forest Hills after nun. Yung mga pinakinggan mo yun. Best album yan. Ano ba best album ni J. Cole para sa'yo? Ang hirap. Ayoko. They will come at me. Ako, Forest Hills Drive. Come at me. Pero Kendrick, for me, To Pimp a Butterfly. Oo, TPAB talaga. So, nakinig ka ng mga to ah. Ito yung mga Kendrick Lamar, di ba? Yeah. Nakinig ka sa kanya, tapos, doon na ba nagsimula na I wanna start making music? Siguro, saan ba ako nagsimula making music? So, nakinig ka na eh. You're a fan of, especially local hip-hop na ano, di ba? Naging fan ka, nakinig ka. Sa tingin mo, kailan yung, uy, gusto ko na rin yata. Ang nag-push talaga sa akin, it's not the artist, but my friends. Okay. Kasi nung senior high ako, nag-aral ako sa South. Tapos ang dami kong kakilalang SoundCloud rappers. South? Taka North ka? Oo, pero nag-South ako senior high. Oo. OEN yun. Hi. Anyways, ayun nga. Sila, mga SoundCloud rappers sila. Tapos, syempre, inuman conversations. Na-mention ko din na... Nag-iinom ka na, no? At that time. Kasi kumbaga, nasa South ka, yung mga friends mo, mga SoundCloud rappers. Sikat ba ito, mga to? Sino bang pwede kong masabi?
Yung iba kasi hindi ko na-prende. Oo, oh, hindi. Sige, sige. No, huwag natin banggitin. Huwag natin banggitin. Pero... You know who you are na lang. Basta, ano, basically... Pero may fame na yung mga yun. I mean, may nakikinig na sa kanila, kumbaga. Meron naman. Yung isang nasa isip ko, meron. Pero, nagtago na siya. Tapos, hindi mo ba, doon mo naisip na parang gusto ko rin gawin to dahil sa kanila? Or... It's more on the, parang, yung isang friend kong yun. Nung nalaman niya nagsusulat ako. Nagsusulat lang? Poetry? Hindi or, naman. Nagsusulat lang. Arap talaga? Sinabi kong kaya ko magsulat. Okay. Kasi before mga high school, nagbabanda-banda ako. Tapos trinay ko magsulat. Nag-rock and roll ka rin ba? Hindi naman. Mga OPM covers lang. So, like, Four of Spades? Hindi pa nga ako mahilig sa Four of Spades nun eh. Parang mga Up Dharma Dan. Okay. Mga Kueshe? Sorry. Cut. Bayon. Anyways. Ayun. Tapos, ayun, parang inaya niya akong magsulat. Tara, try natin. Mm-hmm. Tapos, hanggang sa umulit ng umulit yung session namin na yun, naganahan na o lalo sumulat. May studio na ba to? Wala, bahay-bahay lang kami. Nagsulat lang kayo, YouTube beats. YouTube beats. Tapos nagsulat kayo. Mm-mm. Wala pang recording to. Oh, ano? BandLab. I love you, BandLab. BandLab is cellphone. Mm. Saka nalang ako, dun sa friends kong yun, saka nalang ako na... discover yung BandLab. Sobrang saya din kasi parang ang dali lang niya. Medyo friendly, no? Mm. May mic kayo? Ano? Ano lang yung mga murahin na mic na kaya na? Shopee. If you fucks with the podcast, subscribe tayo. Like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat. Na bali yung mga friends mo na nagsa-SoundCloud nga, tapos GarageBand, tapos yung mic is Is Apple headphones lang. Super safe na yun. Maganda ba yung kinalabasan nito agad? Trial and error. Okay. May mga times na nag-ano kami. Kasi mga first time kong BandLab days, may mga kasama pa ako nun. Okay. Siguro nag-compose na ako nun, pero hindi pa ako masyado nag-compose ng sarili ko. Wala pa akong first track nun na sa akin. Parang tinatry ko pa lang. Yung track mo na, sabi mo nagsusulat ka? Nagsusulat ka? Hindi ba yun yung track mo na considered? Or nakapag-ghostwrite ka ba nun? Hindi. Yung nasulat ko before, parang for me, hindi siya valid na sulat ko. Kasi okay. Hobby ko lang talaga siya before. Mm. Parang gumagawa lang ako ng songs in my head. Pero hindi siya hip-hop. That's why. Uh-oh. Kaya hindi pa ako nagra-rap. Tapos mga rappers itong mga kasama ko. So I tried it out. Kaya ako pa lang magsulat ng rap. Anong klaseng rap to? Madidis? Ano? Yung mga first rap ko, boom bap. Okay, boom bap. Boom bap dahil talaga. Dahil na Cartel M nung parang... Sino boom favorite bap. Member mo ng Cartel M? Actually, favorite member ko si Sika. Kasi gusto ko yung... Si Sika nga? Si Sika nga, man. Why? Music-wise. Medyo malayo. Kasi, very fluid siya. Okay. Gusto niya maging maangas, gusto niya maging suabe. For me, tsaka bet ko yung R&B Sika. Very, lang. Maybe make a song, di ba? Hindi mo alam kung napalad ni Sika to. Magkakaroon na. Ah, talaga? Okay. In-announce na pala. Ngayon si Sika medyo popping nga talaga yung music niya, nag-R&B. Yeah. Ba't mo naging gusto si Sika sa album? Anong kanta niya doon? Sa Telemans ba? Or may sarili siyang Hindi ko siya Nung naging bias ko siya, it's probably because of his solo music. Pero Naginig ko ng Cartel, wala akong favorite. Parang lahat gusto ko kayo. Wrong answer. Si Waya na tama. Hindi. May favorite nga ako na hindi siya, wala ata sa Spotify yung Sunshine Meatloaf. Wala. Ano kasi yun? Blow some smoke into the air. Ganda rin, di ba? Yun at that time, para sa akin walang gumagawa ng ganun eh. Diba? Up until now, nandun na yung blueprint na ginawa na namin. Pero up until now, hindi nila sinusubukan may gumagawa. Wala lang. Siguro, share ko lang. Anyway, boom bap, nagumawa ka na, in-upload mo sa SoundCloud. Yeah. Sino yung nag-mix na to? Ako lang, BandLab, preset lang, ganun. May preset, tapos nilabas mo siya, anong reaction ng mga tao sa paligid mo? Hindi pa naman masyadong out there yung
pag solo ako, ganun. So parang... Ah, may group? Kasi may group ka. Oo, may group ako. Mas malaki yung ano ng group? Hindi naman. More on, mas alam akong kasama. Okay, 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 okay. Sige. Tapos parang... So, by that time, meron na akong rapper mutuals. Laging nasa gig na mutuals. Mga tiga Cavite mutuals. Naglabas ka ng tracks online. Grupo kayo, di ba? Mm. Tapos nagkaroon ka ng gig agad. Mm. Ah, ano naman... Hindi kami nagka-gig agad kasi yung isa naming friend, meron siyang gig, tapos sinama niya kami. Tapos hanggat sa parang naging confident na kami to do open mics together, so nag-open mic kami. Open mics? Parang basta may opportunity na pumunta kaming gig, tapos gusto mo sumalang, salang kami. Ganun. Naalala mo to kung saan? Or first gig mo ba to sa buong buhay mo? Yung first gig ko. As in lahat na, kasama yung grupo, hindi lang siya, yung first na first sa lahat. Oo, naalala ko. Kasi ano, kasama pa yung best friend, ganun eh. Okay. Tapos parang, ano yun, man, actually, nandun si Wyan, pero hindi ko siya kilala. Pero alam mo na yung Cartelem na to at this time? Parang ano, hindi ko alam yung names nyo. I just know Cartelem. Yeah. So parang, ayun, parang itong friend kong to, nung na-line up siya, sinama niya ame. Tapos parang, nalala ko na si Wyan yun kasi parang sinasabi niya, hala, andito yung idol ko, gumagana, ganun siya. Tapos ano, so, ayun, yung first time kong mag-perform, ang nainis ako, hindi lahat attentive. Okay, okay. Gets, like, parang, uy, big guy rapper. Tara, bugsh, bugsh. Nung ako na yung sumalang fade away. Tapos so, parang, ilang kanta to? Ano, mga, I feel like mga 2 songs lang, ganun. So, how did you feel? Kasi first mo to, ah. Tapos parang nakita mo, walang pumansin sa'yo, walang nanood. Kahit madaming tao, kumaga... Ano, actually ako, di naman ako masyadong na-hurt. Mas naging galit lang ako. Kasi I can see the misogyny in that action in a way, di ba? Di ba? Kung tutuusin, ay nako. And, okay, at side ko naman, sorry, sorry, sorry. Kami nagaganon din kami. Ako, nagaganon ako. Kumbaga, may mga tropa na tutugtog na mag-isa. Especially brand new ka or bago ka. Regardless of male or female. Tutugtog ako. Umalis ang tao kasi... Hindi naman ako at that before, 'di ba? Para hindi naman ako, sino ba ako? Yeah. Parang ganoon. I don't hindi ko ano, hindi ko rin inaano yung mali sinasabi ko, mali yung sinasabi mo, pero parang nangyari na sa akin din. So actually, I think nagpalakas lang din sa amin yun. Cartelem dati nanonood sa amin dalawang tao lang, mga ganyan. So perform your heart out, 'di ba? Yeah. Then, actually totoo naman. Yung misogyny part na yun mga afternoon. Okay. Pero true nga, oo nga. Kasi nga, brand new din ako. At the same time though, parang mas na ganahan akong to do better. Ganon. So pero parang... may hate kang naramdaman noong una, tapos parang naging hate, motivation ba? Hindi siya necessarily. Sorry, galit. Anger pala, sorry. Yung galit, more on, hindi naman ako maggalit na tao eh. Okay. So parang yung galit ko sa sarili ko. Okay. Parang... Paano? Ayun ako. Basta yun. Basta, ano, feel ko parang gusto kong, since may gusto kong level na ma-achieve, parang step-by-step achievements. Okay. Ganun. Parang, yun, syempre, if I want to go there. Yun nga yung gusto ko rin sana tanong sa'yo eh. Parang, being a FEMC in a male-dominated industry, hindi mo ba naisip na, ayoko to dahil ganyan, ayoko to dahil ganito? Ang dami na nangyari na ganun na, ala, ano ba yan? Pero at the same time, my music and me as an artist, for me, is kind of a protest. Okay, okay. Kasi ang dami ko pinaglaban. Okay. Like, syempre, pagiging feminista, political stuff, or like, self-care stuff. Ayun, basta more on the ano ako. I'm trying to get the message out there. Okay. At sa'yo, sa element, di ba? Yun, saka I think I'm yung misogyny stuff na nangyayari. It's more on the ano eh. Before lang yun eh. Tapos nung... Pero nakakainis. Parang I had to prove myself. Oo. Para mas medyo mahirap. Yeah. So, feeling ko mas mahirap maging FEMC talaga. Ako ah. As na watcher. Kasi pag lalaki ka, medyo madali nga dito sa scene na to ah. Yeah. Kahit sa basketball naman. Madami. Madami actually mas madali pag lalaki ka. Oo. Gets. Diba? Ayun nga. Dominated kasi ng male tong industry natin eh. Oo. And at that time, may isang FEMC nung panahon namin. Actually, isa lang. Isa mo, isa sa dami ng FEMC. Isa lang yung sikat. Which is si DB, di ba? Si DB, yeah. Parang iba, pinush niya rin yata forward yung FEMCing sa, sa Pilipinas. Kaya din ako naging stronger to like, mas
gusto kong gusto ko talaga kasi parang nakasama ko mga FEMCs. Nakasama ko si DB before. Uh-huh. Sa Cavite yung... Sige ta siya to. Na like, women, nag-women na sila. Barrio Verde and stuff na siya. Uh-huh. Tapos ano, nakasama ko siya and other mga local artists na yung mga nakasabay ko na FEMC. Parang sila, nagaganahan ako kasi we have this own collective. Kung maganda, sa inyo may collective kayo. Which is kami women ba? Hindi naman ako kasala sa women na napunta lang ako. Pero parang dun pa lang siguro nasa isip ko na may patutunguhan na community yung ginagawa. Basta yun. Going back ko lang ulit ha. Diba, yun nga, sabi mo naglabas ka ng mga kanta sa SoundCloud. Yung mga viewers na to, konti lang o madami na agad? Mga nasa ano lang, pinakamataas sa siguro yung 1K. Okay. Tapos, ang ginagawa ko, sobrang kapal pa ng mukha ko nun mag-plug. As kahit sa mga hindi ko kilala sa FB friends ko, sinesend ko, ganun. Nag-message ka nga sa akin nun eh. Actually, nag-message ka sa Instagram na parang, ako, sabi ko nga sa'yo. Alala mo pa yun, ano ba yun? Oo, tapos nag-thank you pa nga ako sa'yo na thank you for sharing your music. Mm. Bait ko, no? Parang, yeah, damn, man. Bait na to. Actually, man. Nakakatawa lang siya isipin. Pero syempre, lahat ng artist na may mga nag-send pa rin up until now. Thank you naman ako sa kanila. Kumbaga, thank you sa pagbigay mo ng oras ng music na parinig sa akin. Ang mga nag-reply sa akin dati, ikaw, si Kiyo, si Allison Shore, tapos... Yung mga ka-level ko yung mga yan. si Al James din nakausap ko na. Talaga? Oo. Like may mga favorite songs sila sa akin kaya nagustuhan nila. Pero yung si Kiyo sa si Allison Shore noon, nung sinend ko sila mga first two songs ko yun. Tapos sinend ko sa kanila, hindi pa, like looking back, medyo corny yung songs ko noon. Pero in-acknowledge nila na ang ganda ng flow ko, gumagano sila. Malakas ng loob mo eh. Malakas na yung loob. Lakas na ng loob talaga yun na, yung iba kasi syempre kahit maganda yung kanta, kumari maganda yung kanta, ayaw nila i-share sa mga tao. Naiya sila, i-share nila one time sa newsfeed. That's it. Pero nung panahon, ako i-share ko lang yung panahon namin na ako, naglabas na kami ng first track sa 117 yun. Lahat ng friends, ganoon din, lahat ng friend list ko, sinashare ko, parang gusto ko parang ganito, mga ganyan. Matagal na to ha. Parang, kunwari, may crush pa ako ng before na, oy, send mo, parang ganito mo to. Ginawa mo ba yun? Well, may buong song nga. Tapos sinend mo sa kanya, hindi niya alam na para sa kanya. Sinend ko, tapos sinabi, like, hindi ko pa rin na-release, sinend ko muna sa kanya. Okay. Ganun dapat. Diba? Gusto mong umamin. Diba? Very, very young na bata ko pa. Basta, enjoy. Kumbaga, enjoy the journey. Yeah. Kasi, regardless naman kung may mapala or wala, at least nagawa mo yung gusto mong gawin, di ba? True. Nung, yun nga, going back tayo sa being a FEMC, parang na-push ka palalo dahil to sa mga naging kasama mo. Parang, nung before, ang nakikilala ko lang yung mga FEMCs na local kasi kino-compare kami. Mm-mm. Like, parang pinagtatabi kami in this one group tapos versus ganyan. Puro ganon. Naalala ko ata to, Shanti. Kumbaga, ito na yung medyo pasibol-sibol na. Madami ka bang nalabas na SoundCloud na kanta pala? Marami din. Pero hindi lahat pumatok. Ano yung pinaka-pumatok dun? Sa SoundCloud era mo pa, ano pinaka-pumatok dun? Mic test. Goody-goody, masaya. Ang goody-goody pala, SoundCloud? Oh, SoundCloud first talaga yun. Ano yun? I think ginawa ko siya 2000, magto 2020 na. Okay. Ganun. Nag-rap ka 2019. Mm. Tama? Mm-mm. Yun na yung simula ng career, the Shanti. Yeah. Ash pa dapat, naging Shanti. Yeah. Ngayon, alam ba lang mga fans mo yun? Alam na yun nga dapat yung first rap name mo. Minsan nakukwento ko sa live. Ayan, diba? Pero ako naalala niyo. Okay, naglabas ka ng music, na-recognize ka ng mga ito nga yung mga idol mo. How did you became part of Liab? Oh, Liab? Parang nung nag-solo ako, I kind of did my own thing. Ay, nag-solo ka na? Okay. Tapos ang ginawa ko, may scout event one time. Yung Halloween yun eh. Ay, okay. Yung may malaking house. Oo, yung tumutog-ofak na magtog-ofak. Mga before things go to shit. Nag-pandemic after nun eh. So, ayun nga, parang nakita ko sila nun, tapos nakasama ko sila, Misha. Hindi mo sila kilala at this time, or mutuals lang sa Instagram? Kilala ko na sila socially, I think. Online. Tapos yun, binigyan ko si Wine ng sticker ko. Tapos yun, sabi ko, make music. Tapos, at that time pala,
I was on their radar na. Yun okay, yung okay. Kwento sa ano Kuya Pabs nung tinatanong ko yung mga before na nangyari. Tapos ayun, mga fast forward, mga early pandemic. Going back sa Halloween ah. Mm. Nag-usap lang kayo doon. Normal lang. Usap lang. Mm. Tapos yung pinaka-hit song mo this at this time was Goody Goody in Facebook, mga Facebook stuff. Hindi YouTube, hindi ano. Hindi ako malakas sa YouTube. Mm. Ilang views to ko naalala mo? Bago ka malagay sa tingin mo, nalagay ka sa radar. I think, ano lang nga, mga 20 lang. Mm-hmm. That's na rin yun. O kasi ano, parang ang lakas ko din mag-plug sa mga FB pages. Diba? Isang way din yun para. Para makalat din talaga yung music. Mm. Nakausap ka ni Pablo, ni Namisha. Mm. What comes after next? Fast forward to magpa-pandemic na nga. Parang mga nag-ano na yun eh. Nag-strict. Basta yun. Tapos ano, dini-DM ako ni Ate Misha. Siya una nag-message? Mm-mm. Okay. Wala pang aliyab nun actually. Gusto niya lang ako i-manage. Okay. Tapos ako, ang dami nag-approach sa akin to manage me. Talaga? You were very young at this time. I think you're 17 at kung 20 ka ngayon. Mm-mm. Tama? Mm-mm. Baka mas bata pa eh. 16, 17 nga eh. Hindi, 17 lang. Oo. Nagigigaw, sabi ko tuloy, hindi ako man. Exposed! Anyways. Ayun nga, ano mas nasabi ko? Yun nga, nag-manage. Nag-message. Nag-manage. Ang daming nag-approach sa akin. I think one time may core memory ako si DJ Med. Masaya. Masaya, Moro Beats. Oo, parang binigyan niya ako ng calling card and everything. Okay. Pero I never called. Kasi parang, ewan ko, parang hindi ko vibe. At hindi naman... Iba rin kasi yung music na ginagawa nila. Yes, yeah, nothing against me, pero like, I don't... Most of the times na mga hinindihan ko kasi lalaki sila. Okay. Tapos nung si Ate Misha na nag-approach sa akin, parang ang ganang love ko. Okay, oo. At saka very... ano naman si Misha eh. Kumbaga, pareho kayo ng pinaglalaban, oh, di ba? Yeah. Oo, kaya ganda saka, rin. Ano, mga... Well, after that, naging friends ko talaga sila. Nakahangout ko na sila. Naging friends muna. Hindi ka muna nagpa-manage, tama? Yeah. I wait yung first project namin nung, di ba, nung DM niya na ako. Okay. Sabi ko, okay, sige, I'm down for it. Tapos sabi niya, ano bang gusto mong... Ginay mo na. Ginay ko na. After nun, giname ko na agad kasi tinanong niya ako eh. So, I took the opportunity. Sabi niya, anong gusto mong gawin muna? Sabi ko, gusto kong tumugtog sa Cozy Times. Yun. Yun yung pinakaunang request. Pero wala pang liab nito? Wala pa. Siguro, in the process of contracts na. Okay. So, ayun. Tapos, nung kwenta sa akin ni Kuya Pabs, nung kasi na nag-Cozy Times ako, nandun siya eh. Kasama, ang long hair. Long hair pa nga siya dun eh. Tapos parang, kwento niya sa akin nung magkakilala na kami. Kinakabahan daw siya nung time na yun kasi he said he really wants me on his Liab. Team. Ganon, on Liab. So parang, gusto niya maging kuya, role model, ganon. Tapos nung nag-Cozy Times ako, swabe lang, hindi siya pressuring, like, comfortable ako agad. Kamusta naman si Luigi? Actually, it's cool to get to know Luigi Kun. Like, sobrang... Episode 1, panoorin niya, malaman niya. Sobrang vibes na tao, knowledgeable na tao. Tapos, right, yung conversations niyo. And very smart. Diba? Very smart, man. Mararamdaman mo eh. Kumbaga, ang dami ko na podcast, tapos lahat na sinasabi nila para puro positive sa kanya talaga. Get to know the guy, man. It's crazy. Tapos, feeling ko, pag tinanong ko siya tungkol doon, normal lang ako, sabihin niya. Hindi ko naman trinay maging knowledgeable. Cozy Times na labas. No, matagal din siya maglabas eh. No? Kumbaga, months eh. Kung nag-show tayo ngayon, hindi yan this month eh. Ano pa yan? Anong nangyari? Anong ginawa sa iyo ng Cozy Times after? May anong binuksan sa iyong way? Cozy Times tapos interviews. Interviews? Parang ginawa na lang strategy for me. Kasi they really want me to be out there. Music out. So parang gatekeep artist kasi ako eh. So more on the social mo lang maano. Pero sila kasi they have like connects na pwede yung mag-interview sa'yo, ganyan, if anong you want. Interview to, sorry? Hindi ko na maalala do. Pero ano siya eh, hindi pa naman siya ganun ka-official interview. Okay. Parang, if you want to like,
sabihin mo lang kung sino ka. Parang announcement na. Basic na. Yeah. Saka ano din eh, parang medyo madali lang for us. Kasi before si Misha, i-approach niya ako. May, parang nakakuha na ako ng, ano, what do you call this? Parang progress to be known. May music ka na ba itong mataas na yung views or streams? Ano? Oo, kasi si Flying Lugaw. Oo, oh, si ano. Yun, re-review si, niya. Shoutout, Lija. Re-review niya si yung Goody Goody. Okay. Tapos sabi niya, uprising artist, something, something. Ah, damn. Malaking tulong din niya si Flying Lugaw. Oh, so, kahit sa karyer ni Pablo. Kahit alam ko, may ano rin yan. Hmm. Iba rin eh, ibang scene yung mga ganyan eh. Nakatuwa na may ganyan sa Pilipinas. And ang ganda pa ng write-up lagi. Alam mo yun, ang ganda ng words, ang ganda ng... Yeah. At saka true sila eh. It doesn't mean na famous yung kanta, is maganda eh. Mm. No offense sa mga naano ni Flying Lugaw, pero may mga straight up siya eh. Yeah. If fucks with... Yeah. Diba? I mean, if you don't like the opinion, you could just not read it. Exactly. Kung mga... May isa kasi, may mga artist nga nag-comment pa lang, galit na galit, alam mo yun. Nagulat ko, sige, damn, hayaan mo na yan. Opinion lang naman yan ni isang guy eh. Yeah. And I think, kung para sa'yo, yung music mo is maganda. Mm. Why not, di ba? Yeah. Sariling confidence naman. Tapos naglabas ka na ulit under Liab, which is yung Cozy Times. After nun? Yung Cozy Times kasi ang ginawa ko dun. Hindi ko tinugtog yung alam na song sa akin, which is Goody Goody. Okay. Ang ginawa ko is feel ko deserved na malaman ng tao. So that was Fuck It. Tsaka... Fuck It. Oh, may Fuck It na pala at that time. So, Fuck It could be ang tinugtog ko doon. Is Fuck It under Liab? Doon mo na-record sa kanila yun? Oo, doon ko na-record. Kasi puro SoundCloud stuff. Unreleased ba to? Yung na-record, kinanta mo siya sa Cozy? Hindi, SoundCloud. Kasi nga, mahilig ako sa SoundCloud. Okay, okay. Pero hindi, yung Fuck It on SoundCloud is, hindi pa siya pumatok. Sa Spotify na siya umano, no? Oo, wala ka pa Spotify na to, ha? Wala pa. So, ayun. Tapos, nung ginawa ko yun, tapos nung re-release, parang naging viral siya for a bit. Yung Cozy. Oo. Parang... Galing din eh, no? Nagulat nga ako kasi pansin ko mas madaya pang views yung video ko sa ano, pag-screen all those. Parang, oh my God. As of now, tingnan natin yung top-pop natin dito. I think 400,000 plus. Mm. Ikaw nga yata yung pinakamalaking Cozy Time sa amin lahat eh. Well, diba? Dati pinapanood mo lang, ngayon nilampasan mo na. Grabe. Solid. Mm. Sa tingin mo, yun yung mga pinakauna nag-introduce sa'yo na mag-pop off ka. Na alam mo yun, nasimula ng Shanti. Yeah. Do you think Cozy Times yun? Cozy Times, yes. Kasi Cozy Times, dun ko nga nakuha yung like music taste ko locally. So parang, ang dami na rin. Like, I got into the crowd that I wanted. Okay. Ganun. Parang same audience, ganun. So yun. Being mentored by one of the greats na sa local scene to do it yan, sina Wayan, sina Misha, sina Luigi ko, sina Yorko. Yeah. Kumbaga, masabi mong mentor mo sila? Yes. Okay. Kasi they're older than me. Mm. And hindi at older with experiences and baby rapper lang ako in the scene. Tapos syempre, baby girl nila ako. Nga. Shanti girl, ano feeling na being mentored? May kumaga meron ka ng kuya at this time na nagsisimula ka na ano? Yeah, for me, ano, sila feels like a hug. Feels like a hug kasi it's a safe space. At the same time kasi minsan di ko nga feel na work siya eh, kasi madali silang makasama at creative wise, ano, super dali lang mag-execute ng ideas with them. So being mentored by them, parang ano nga eh, normal friendship nga eh. Tapos nagulat nga ako nung before na hindi pa kami close, naging close kami. Hindi pa kayo close kahit may na-manage na, kumbaga work? Nung start ng manage stuff, hindi pa. Parang talagang I took a risk. Okay. Na I don't know these kinds of people, but I feel like they're genuine. Okay. So ayun, tapos napunta naman ako sa mga tamang tao. Tapos parang ang feeling is... nung mga idol ko sila, parang tao lang sila. Ganun. Tapos ang kulit... Tao lang pala sila. Parang, hindi kasi grabe yung sinasabi... Yun yung time na sinasabi nila, uy, kamukha mo si Wayan. Nung Cozy Times, hindi pa, wala pa akong personality, itsura ko dun, pero... Oh, wow, nakabakit hat ka nga. Mukha daw akong si Wayan. So, ayun na nga. Tapos, nung naalala ko si Wayan in person, nagulat ako how ang dami naming... ano, mga likes. Mm-hmm.
Tapos medyo magkaugali kami. Tapos nung Liab was starting, all of the members had an initial interview. Okay. What do you want to do with your music? Okay. Anong gusto mong projects na gawin? Tapos where do you see yourself, something something. Mga parang pang HR yan, you're hired. Tapos nung in-interview nila ako, yung mga sinabi ko, parehas kami ni Wayan, men. Talaga. Sa, ano, parang after the interview si Misha, parang parehas kayo nung sinabi. Ganda, si yun, na, so parang medyo, in a way, medyo sibling vibes na rin kami. Kasi meron nga one time, parang yung pinaka-feel ko na na-mentored nila ako is that time I fucked up a gig. Kasi yung fuck it, 3 times kong inulit. Kasi I forgot the lyrics. I think, kahit ako naman, kalalo na yun, actually si Wayan yung nakasama namin before, madaming times na nakakalimot siya. Just practice lang naman eh. Mm. Practice lang naman everything. Tapos ano nangyari doon? Parang sinabi niya nga na okay lang, we've all been there. Ito yung moment mo na yun. Tapos parang, for them, sobrang dali lang mag-open up ng stuff. Okay. Kasi ano din sila eh, very welcoming. Sobrang bait din nilang tao. So ayun. Being mentored doesn't actually feel like mini-mentor nila. Parang mga kaibigan lang sila na there for me. Tinanong ko yun si Wayan actually kung paano mo ba nakilala si Shanti? Alam ba kung ba? Alam ba kung paano? Hindi ko alam yung ano specifically. Ano ba yun? Yung tinanong ko siya, ano ba unang napakinggan mo sa kanyang music, ganyan, ganyan. Yung ano mo raw eh, freestyle or something sa Facebook, may boom bap ka ata. Oh, parang challenge ata yun, 24 bars challenge ata yun. Basta boom bap type stuff, tapos parang yun yata yung pinakauna niya narinig. Now you know, yan. Hindi mo alam yan. Hindi ko alam. Ayan, yun daw yung una niya. Siguro, siguro si Misha yung talagang maybe na naka-discover sa'yo, di ba? I don't know, hindi ko, ano, based ano lang to opinion ko or guess ko. Tapos siguro sinabi ni Misha, uy, pakinggan mo to. Tapos nagustuhan ni Pablo. Tapos maganda. Maganda eh, kasi labas ka lang ng labas na music dapat sana eh, di ba? Yeah. Para at least hindi mo alam yung idols mo. Nakikinig. Yeah. Actually, diba? Man, parang ang dami ko nang nalabas sa SoundCloud nun eh. Ngayon kasi medyo binawasan ko na. Like nag-archive ako ng iba. Pero ang dami na nga. Tapos yung ibang experiments kasi na ginagawa ko, iba-ibang vibe. May boom bap vibe, may R&B vibe, tapos may mga love song vibe. So each of them had their own crowd. Unique, at saka unique na sound eh. Oo, ganun. So parang, ayun, nag-gather ako ng mga communities na, hindi naman nag-gather ako, parang napunta na lang sa iba't ibang community. Okay. Until ta fast forward, nagulat na lang ako na parang respected na pala ako. Oo. Pero like, yung hindi mo expect to, hindi mo pa ina-expect na nandun ka na pala. Oo, kasi alam sa mga friends na nakakilala sa akin, sobrang unexpected ng pagiging rapper ko. Uh-oh. Like, I make songs but I'm not confident. Okay. Pero thanks to the people that listen to me, mas na-ano ako. Parang, mas naiinganyo ako. Kasi, may mga nakikinig. At may nakikare na rin, ganun. After nung, sa tingin mong nagpa-boom talaga sa'yo na kanta, which song is this? I think, ano talaga? Feel ko Goody Goody was the start of something. Ang nag-hit talaga is Fuck It. Fuck It. Yes. I'm in love again. Yes. Okay. Kasi ano, ang observation ko doon, nakuha ko yung community ng indie scene. Okay. To the point na si Zild. Okay, oh, si Zild. Oh. Si Zild nung time na magla-launch party or second anniversary something ng album niya. Kinuha niya ako, tapos sinabi niya kay Elijah na fan ko daw siya. Oo, nakikinig sa'yo. Oo, nakikinig daw sa akin, tapos gusto Zild, niya akong, gusto niya akong kunin. Big name na yun. Hindi ba? Basta. Tapos ano, ayun, kinuha nila ako, tapos yung mga ka-age group ko, okay, they finally discovered me. Kasi I was in the older age group. Medyo, kasi diba? Yung music mo, ano na talaga eh. Oo, kumbaga, yun. Well, kinawayan yung mga circle mo at that time. So, nakuha ko yung mga lovers. Ganda, ganda. Tapos ano, hanggang sa yung mga songs ko,
kung kani-kanino ko ng idol na pupunta. Si Al James, nag-DM siya sa akin before. Shout out. Siya yung una nag-message? Hindi naman una, pero one of the ones na nag-message. Parang sabi niya, favorite niya, Best Life. Hello. Ganda. I believe it, my Best Life. Pero, yeah, yeah. I mean, coming from someone na nasa top 3, top 5 yan si Al James na, yeah. Oy, favorite ko isang mong kanta. Ano feeling nun? Kahit ako, hindi ko pa nga nararamdaman yan, di ba? Yay. Crazy. That's actually very, very crazy. Na damn. Parang may-message ka ni ano yun, kung nasa ibang bansa, may-message ka ni J. Cole na, uy. Diba? Nandito lang tayo sa Pilipinas, pero feeling ko malalagay ko yung ganung level yun. Yeah. Ang cool nga kasi, ano, siguro hindi ko alam kung alam nila na just little acts of that. Mas may inspire yung taong. Mas ma-push to make. Yeah, more juice. Nung minessage ka ni Al James noon, nauna ba ang Best Life? Nauna ang Fuck It? Ano, Goody Goody pa lang ang naka-release. Okay. Kasi yung Fuck It, after yun ng Goody Goody, tapos nag-EP na ako. Ngayon. Ano lang yung pinaka-nagpa-boom sa'yo, yung Fuck It, di ba? May MV kasi yun eh. Oo, may MV din. Tapos yung Liab, nag-ano rin doon, kumbaga doon nag... Yung Liab, actually they offered to do the music video for me. Oo, yung naka-uniform ka nun, diba? Ganda kaso, nun actually, ganda smart nung ano sa concept. Sabi ko, hindi pa, like, siguro hindi kasi ako comfortable na iba yung kasama ko gumawa na project, like, medyo passion project. So, sino ba kasama nun? Ang mga college friends ko. Talaga? Si Blair. Shout out kay Blair. Shout out kay Blair. Kasi sabi ko, kami na lang bahala ng friends ko, kami na lang mag-shoot. Siguro pa yun lang budget. Okay, okay. So, yun, yung Fuck It, ayun lang, yung concept nun, yung concept is, sinabi ko lang yung gusto kong idea, which is, it's like, I'm pursuing someone, but I can't actually pursue. Yun yung Fuck It talaga, yeah, guys. Kasi Fuck It, I'm in love again, kaso, wala magagawa yung love ko. Ay, basta sa wee moments. Yun pala yun. Tapos ano, ginawa lang namin yun, parang impromptu. Yung music video, parang umikot-ikot lang kami sa this place na pinag-shootingan namin. Tapos ayun. Parang school vibes nga yung ano na. Ano siya, condo. Okay, okay. Oo. Tapos yung condo na yun, may pool. Oo. Walang laman. Nadaanan namin. Tapos ang ano, ang abandoned yung itsura. Tapos pinaalam ko sa guard, nagpa-ano pa nga ako dun eh. Like parang nagpa-cute pa ako. Like, kuya, pwede nun. Sige na, isagit lang po. Sisipin mo lalaki yung gumawa nun, no? So, pabor din, di ba? Gets mo, reverse misogynist. Pretty privilege lang. Pretty privilege. Yeah. Tapos ayun, nung pagka-pasok, ay nung tumayo lang ako sa ano, sa swimming pool ng abandon. Tapos yun, got a good shot. Ganda, so, ganda. After nun, Best Life na. Ano, after nun, Best Life, mas pinopromote ko na siya kasi yun yung catchiest. At mas alam tao ng SoundCloud era na nasa Element EP ko. Ganun. May mga songs kasi nalabas sa... Nalabas na yung Best Life sa SoundCloud bago SoundCloud. Nalabas sa Spotify. Oo, kasi yung ginagawa ko talaga before, madami akong SoundCloud stuff. Oo, tapos binubura mo na lang. Tapos gumagawa ko remastered stuff. Yung ganda. Sa Element, ang mga dati ko nang na-write doon is Could Be, tapos Best Life. Ayun. Okay, moving forward tayo ah. Neto na, may following ka na, under Liab ka na, you release the music videos. Nakikita mo na na umaangat yung ano mo, umaangat yung music career mo. Naramdaman mo na ba na you're getting more gigs ba? Kagi, nagsibo kami. Tapos parang nagulat ako na abot sa Cebu yung music ko. Wala pang album to ah? Wala pa. Okay, Fuck It pa lang. Damn! Pa lang ng Fuck It. Okay, grabe. Tapos naramdaman ko siya nung kung saan na ako napunta. Parang yung... Good pay pa to. Good pay. Good pay, good damn. Pay. You were 17 or 18 at this time or 19 tapos nakikita ka na ng this amount from making music. Yeah. How does that make you feel, man? Parang, damn. Damn. I feel really good kasi actually kami ng family ko may kaya lang kami ano lang kami may taste lang kumbaga sa forma or sa basta yun. So parang having that amount medyo na aning ako hala nang gagawin ko dito. At saka, galing sa'yo to eh. And you were very young. Yeah. Nakita ng ganun. Oo. So napunta siya sa hobby ko na lang. Okay. Rich hobby na figure. Figure na nagkita ko. So, yun. Tapos... Malakas ka ba sa anime? Mahilig ka manood ng anime? Mm-mm. What's your favorite anime right now?
right now, ano, hirap naman. Ay, right now, ang mga pinapanood ko is, rini-rewatch ko yung Code Geass. Kasi yung mga favorite ko, Code Geass, Death Note, mga throwback animes. Hindi ka na lang Death Note, yan yung sa mga nag, ano, yung lately na ako, share ko lang, pinapanood ko lately kasi, ano nga ba kayo, 2013? Ay, 2023, Dr. Stone, saka, yan, Demon Slayer. Ayaw eh. Tsaka Baki the Grappler, lalabas sa June. Basta, lang. Ikaw ba, yung mga latest mo na anime? Ang mga pinapanood ko ngayon, gusto kasi yung mga ani, gusto ko mga dark anime. Ah, okay. Mga Berserk? Berserk manga, binabasa ko siya. Yung Berserk anime daw, medyo eh. Anyways. So, ayun. Ano pa ba? Anyway, sorry. Medyo na lost track tayo dun. Naku, madami akong masasabi dito. What was the process? Share mo naman yung process ng Element sa amin. Nakinig ako sa mga gusto kong female rappers. Okay, the example siya. I like sino ba? Si hindi rapper si Erica Badu, right? Oh, si Erica Badu. Pero I like her style. Mm-hmm. Tapos mga sino ba? Ano ba yan? Nakakalimutan ko pag tinatanong ako ng mga artists na gusto ko. Pero this artist, sila yung nag-inspire sa'yo to make the Element album. Kumbaga, yung style mode ba doon? Na-inspire ka ba sa specific na sounding na ito, na ganyan? More on, na-inspire ako sa idea ko ng song. Okay. Kasi parang gusto ko sa Element. May ano siya, may tracks na makikilala niyo ako. May tracks na mag-uplift you, in a way. So, Element is like, owning my own element. Parang sinasabi ko na may sarili akong style, may sarili akong element. So, that is what differs me from anyone in my music. Parang yun yung gusto kong parating sa Element. Then, nung nalabas ba siya, nagka-party pa ito, di ba? Yes. How did it feel na ito na? Kumbaga, nalabas ko na siya. Grabe. Matagal ba yung process pala nito? Sorry. Oh, about like 1.5 years. Isang kalahating taon ba? Mm-mm. Medyo ano rin ah. Ano kasi indecisive akong tao. Oh. May papasok ko na song na gusto ko to. Alis na natin, ganun. Oh. Ganun. Tsaka, ano kasi, parang polished talaga ang gusto namin. Makakonsider ba bang masipag ka? Ako? Pag ginusto, ganun. Oh. Pero, yeah. Oh, masipag naman ako pag ano, if I have a goal in mind. At saka may idea ka na na gusto. Isang example ngayon, yung about sa Deluxe nga, di ba? Yung Element Deluxe. Yeah. Kumbaga, alam mo na yung gusto mong gawin eh. Yung budget nandiyan na yata. Tapos parang, hindi, gumagawa ka ng paraan sa yung merch, di ba? Pero ang ganda kasi you're making your own story. Yeah. Going back, sorry ah. Element nalabas, party nalabas. May music video ka ba dun sa Element? Ano, late actually. Dapat yun yung first naming first namin gagawin yung project after the Element EP. Gusto namin gumawa ng music video. Music video. Yung music video na yun is Element. Pero, yung mga ideas ko, since sobrang for the rich nga ako ng mga ideas ko, pero maganda naman for me. Ano, medyo kailangan ng more money okay. For that. Kasi yung mga concepts ko, medyo ma-work. Natutunan ko lang to ah sa na-interview ko kasi si Derek Luyong. Siyempre director siya, 'di ba? Parang nagtatanong ako sa kanya about sa mga music videos, yung mga budgets, parang ang ganda naman masyado ng lugar ng iba. Oh, yeah. Sabi ko, nagtanong ako, paano nga ba to get that type of money? I think sponsors yung sagot niya sa akin. Sponsors. Kumbaga, hindi ka nagugastos ng kahit ano, you just need sponsors. Ngayon ko napapansin mo yung mga bagong music videos, yung kay Sika. Ang daming logo ng mga sponsors sa dulo. Right. Like, I think wala lang, sineshare ko lang din sa inyo. Maybe baka yun yung solution or ano. Wala lang, maganda lang. Maganda idea. And kung sa lahat na nanonood na gusto gumawa ng music video and sa tingin niya may following kayo, try to get sponsors. Wala pang nalalabas na music video. Wala as pa. Of now. Wala pa. Pero may single kaming ipa-priority muna. Okay. Kasi for me, ayos lang naman sa akin malate mga ibang projects pag music video. Kasi some other artists na bigger than me, they do that, diba? So, parang wala lang. Yung pinarinig ko ba sa akin kanina, yun yung single na yun? Yun. Gawin na music video. Sa tingin mo, kailan to? Sana next month. Ganun. Next month? Oh, kung kailan labas to. Kung kailan labas to, narinig ko na yung kanta, banger. Kumbaga, para sa inyo yan, narinig na rinig ko. Ngayon, working on that new stuff ka na. Kailan ba nalabas sa Element? 1 year ago na ba?
magwa 1 year na. Mm-hmm. August, ay hindi, October. October last year siya linabas. Sobrang laking change ba na to after nung nilabas mo yun? Kasi parang mas na ano ako eh. Mas na, parang mas na-identify ako as an artist. Na doon mo naramdaman na, na hindi ka na yung, ba, ano ta, yung sabi mo kanina, doon sa mga sikat na kanta ka lang. Hindi na ako that idea. Parang, eto na, ini-introduce ko na sarili ko. Okay. So, it was more attention talaga. Mm-mm. More attention na nung una na aning ako. Pero I had to like reflect on myself. So, kita ka ng mga tao na ito as this image. Uh-oh. Anong gusto mong parang makuha nilang aral sa'yo? Kasi ano ka na eh, parang kita ka na ng tao eh. Established ka na eh. Ako diba? Nga sumasabi ko na established ka so, na siya. So, if you like, you do bad shit, baka, yun yung naisip ko, alam mo yun. So, parang ako, I wanna be a representation of something na hindi masyadong napapag-usapan. And that was at that time, being young. So, yun yung mga pinagsulatan ko before. Yung goody-goody, it was actually a track na medyo distract. Kasi, This track? Okay. Yeah, distract siya, medyo. Kasi, nagawa ko siya dahil kay ano. Drum up name. Iba blur. Sige. Okay, no. Oh, sige. Basta, hindi nyo alam yun. Basta, ano kasi nainis ako yung music video niya, parang it was very rich way na, parang, alam mo yun, tapos yung finiflex niya yung bahay niya, tapos parang yung lyrics so trash. Tapos, sobrang sikat niya, tapos parang nainis ako, what the fuck? So parang yung goody-goody, parang sana yung mga kinakanta nyo is more on yung mapapasa nyo. Like, parang gusto ko sana, gusto ko yung parating na self-care, I don't know. May nagsabi sa akin na hindi ka ba takot na magsasound na super preachy yung songs mo. Sabi ko, may mga enjoyers naman na ani, na music lang. Tapos, di ba may mga ganun? Like, minsan di mo na nga napapansin kung ano yung lyrics eh. Basta it's a vibe. So, I make music and then I put intention there. Yun, intentions. Good intention sana sa paggawa ng art. Moving forward, Shanti, sa Elements album. Yung pansin ko yung sa mga nababanggit mo na sabi mo at nakikita ko rin sa internet, parang ang dami mong pinaglalaban na something, advocacies mo. Oo. Oh, kasi syempre, ano, gagamitin ko na rin yung platform ko para magsabi ng mga, kasi I think for me naman yung mga advocacies ko, I really believe in that. I want to decriminalize abortion kasi syempre, nasa katawan naman yan ng mga babae. So parang, Choice mo. Yes, ano? Yes. Sim. Tapos, ano pa ba? Gay rights, mga ganon. Mga, kasi, I mean, thinking about it, you're just like, ano, parang pinaglalaban mo lang yung sarili mong rights na. Oo. As a tao. Oh, kinawa lang sa'yo because you're gay. Which is like, the fuck. So, yun, pinaglalaban ko na sana gay rights. Tsaka, anong tao dito? Ano pa ba? Ang mga pinaglalaban ko pa, syempre, is mga gusto natin, mga dinedemand natin na treatment from the people. Okay. Like, for example, syempre, don't treat me like shit. Hindi nabibigyan lahat ng ganun. Kumbaga, yun nga, may mga pinaglalaban yung gay rights nga, parang hindi sila na-treat equally as normal genders na inaano ng mundo. Happy Pride Month pala! Ay, dyan. Pride Month. These advocacies, matagal mo na ba itong dala before artist ka pa? Well, ano, I've been, parang may point na nagkaroon ako ng one track na parang, I think, sa mga SoundCloud songs ko, may mga times talaga na subconsciously sa sulat ko. Okay, na okay. Lalagay ko yung, like, believing in myself, believing in women empowerment and stuff. And then, yung pa siya, nagkaroon akong project na pa siya. Pa siya. It's ano siya eh, an album about decriminalizing abortion. Under siya ng WGNRR. Okay. So parang, ano siya, music album siya na iba-ibang artists. Andun si
si Ali, andun si Murami, tapos kasama ko si Calix nun. Yun, si, doon ko nakilala si Calix, na doon ko siya naka-work before Liab. Kasi Liab din si Calix. Hi, Calix. Shout out, Calix. Yes, sir. So, hi, ano, me. Ayun, so parang, natuwa ako doon sa project na yun. Hindi lang namin basta't ginawa. Hindi lang kami biglang nagsulat about this problem. Nagkaroon kami ng seminars para mas knowledgeable kami kung ano ba tong pinag-uusapan natin and does it really happen in the real world. So, parang nagpasok pa sila ng mga may experiences and something like that. Basta, very eye-opening. Tapos, at the same time, nagustuhan ko yung energy na we're doing something to fight for something. Tsaka, at the same time, empowering din siya sa mga taong they believe in the same thing. Such as, yun nga. And yung mga people na you're with ngayon na, yan na, Liab nga. Yan si Misha, magandang example yan si Misha. Parang sobrang, yun nga, especially sa women, empowerment. Yeah. Nakikita ko lagi, nakikita sa mga posts, nakikita ko rin naman sa personal. And napupush ka rin yan eh. Maganda ka, yung may mga kasama ka with the same interest. Alam mo yun? Yeah. Maganda rin. Sa music mo rin, nakikita natin yan, yung mga advocacies na pinaglalaban mo. Oh. Ang ganda siya. Hindi kasi lahat ng art. Maganda nga yung sinabi mo kanina eh, na ginamit mo na yung platform mo para lalong ma-push. Lalong malaman ng tao na I have rights too. Yes. My friend have my rights din yung friend ko. Yes. Sana maintindihan nyo yun, mga fight for it or yung mga advocacies. Kung hindi kayo, nagdi-disagree kayo, well, may opinion kayo, pero sana yung most na kung mapanood nyo man to, magbago man yung thoughts nyo about this. Sana. So, what can you say about that? I say... Nag-iisip ako. sana malaman nyo na magkakasama din naman tayo sa same laban. So, kung ano yung linalaban nyo. Sige lang, may mararating din tayo. At sa mga taong hindi sumasang-ayon, sana makinig pa rin sila at hindi iayon sa violence. Okay, ang ganda. Looking at your style sa yung style mo, ibang bagsak, kino-compare ko yung sa style mo nung before nga sabi mo, 'di ba? Parang medyo sabi mo kahit cozy times ibang-iba pa. Laba ang personality. Ngayon nag-evolve yung style mo, medyo may ano talaga eh. Part ng pagiging artist, yan actually importante nga yung style eh. Oh. Tsaka ano kasi parang na-inspire din ako sa mga creative people around me that are not afraid to express themselves. Lalo na pag ano sa events, tas may mga team talagang pahak kung pahak. I mean, ano, mas na-influence ako sa ano, sa gay community kasi, you know, we dress very stylish. And ayun din, siguro ang dami ko din kasi influence kasi even though I'm a rapper, na madalas ako mainig sa mga rock. So medyo mukha akong rockista pero nagra-rap talaga ako. Tapos ano pa ba? I think yung style ko napunta rin dahil sa K-pop. K-pop? Okay. Uh-oh. Do you listen to K-pop? I do. May mga grabe akong girl crushes dun. Mm-hmm. Tsaka, actually, ang galing din lang mag-rap. Tsaka, magaling din sila mag-structure ng song para mag-ano, mas marketable, I guess. Yeah. Okay. May ganun ba sa Pilipinas? Like, P-pop? May ganun ba something? May P-pop, yeah. Oo. May mga girl groups and boy groups na rin. Galing, I think yung SB19. May gusto ka bang matrabaho sa mga ganyan? Makatrabaho sa... Siyempre, mahilig ka sa ganyan, di ba? So, ano? Ano nga, ang inspiration ko nga para sa akin, para galingan ko pa, is gusto kong mas angasan pa ang rap game ko para, alam mo yung levels na, yung mga Hollywood dating rumors na, alam mo, dinundate akong K-pop. Nagkaroon level na. yun pala inspiration, no? Para magkajowa ng Korean char. At saka ano lang yan, mga, that's maybe 5 hours na airplane, di ba? Ang lapit na Asia lang naman eh. Di, saka pansin ko, I really like yung mga magaling mag-perform. Okay. Ang galing sila mag-perform idols, di ba? Ano siya? Dance, tsaka dancing and
singing. Yes, imagine doing that at the same time tayo rapping. Kaya tayo, gaganon-ganon lang tayo. Oo. So, ayun, idol ko crazy sila. Magaling mga, ano, sina Michael Jackson, di ba? Yeah. Ibang level of artistry rin yung performing, ha? Mm. Iba rin yung music. Yeah. Where you can have a banger song, pero if you perform it in a lame way, damn, parang, di ba, masasabi mo rin. Napanood kita sa ano, sa UP Fair, napanood ko yung Liab. Nakita ko na parang meron kayong mga steps, meron kayong mga ad-libs na, ano, pinaktis talaga yun, di ba? Yeah. Oh. Ang ganda yun, kumbaga, evolving. Kasi dati, siguro dati, mag-rap ka, yung naalala mo yung first gig mo. How did you rap that? Super formatted. Parang, I'm sticking to this one thing. Pero, ang maganda is, kasi, dun mo, alam mo, first steps ata ng rapping stuff is finding your rap voice. Okay. Diba? Like yung rap style mo. So parang, nakalimutan ko na ano yung tinanong mo, saan ako napunta. Ano yung first gig na, para how did you perform? I performed, ayun nga, super traditional. Okay. Parang mic, rap. Oo. Walang pizzazz. Parang beginner talaga. Yung ngayon, ikaw lang ba nagturo sa sarili mo o tinuruan ka ng mga kuya mo? Hindi naman, but I learned from experience. Okay. At saka, minsan kasi, pag tinitingnan ko yung mga videos ko, pag sinustory, ganun, minsan, parang nagiging perfectionist na rin ako in a way. Kasi syempre, music yun, it has to sound good. At saka you have to look good. Yung style yung kanina, you have to look good while doing it. Yung mga damit mo, yung suot, basta everything, yun nga, going back to the styles, diba? And, sino ang pinaka-inspiration mo for styles? Style? Si Sora Choi. Ano siya? Okay. Korean supermodel Kineme. Tapos, ginaya ko yung hair niya dati nung hindi pa ako blonde. May ano yan. May reason ba? Ba't ka nagpa-blonde? Kasi lately lang yan, di ba? Oh, hindi. Ang tagal ko nung bucket list magpa-blonde. Okay. Reason? Wala naman. Secret. Chismis pa, no? Sorry. Kasi, anyways, next topic. Yung mga arts mo, napag-usapan natin kanina, gusto mo i-pursue. Dahil mo gusto i-pursue rin, eh, kung tutuusin. Kumbaga, itong arts mo, tsaka sa mga sketches mo na binibenta, gusto mo pa ma-push forward to? Oo. Kasi feel ko yun na rin yung magiging plan B ko. If okay, ever. Okay. Like, ganda. Reality-wise, let's say mag-flop ako one time, mag-cancel ako or what. Mag-cancel ako. Nako, ito na pala yun. Ito na. Oh my God. Buburahin na natin. Nako, basta yun. So parang, ako kasi before music, art talaga. Okay. Oo. Maganda nga may plan. In a way, plan B. Maganda, malay mo yung plan B mo, maging plan A mo pa. Oo, diba? At least, you love what you're doing right now. And, hindi lahat ng tao merong, alam mo yan, may luxury of doing it. Yeah. Kasi, syempre, yung iba, hindi nakakaabot sa gito, sa ganyan. Pero, masaya ako para sa'yo, Shanti, na you're doing what you're doing. Thank you. And sa lahat na naabot mo, bilib na bilib ako. Kumbaga dati, nag-message. Now, you're the shit. Ikaw na yung shit, man. Shit in Shanti. Pansin ko lang din to, friend sa Facebook, kumbaga napansin ko parang sobrang open mo sa sexuality mo. Well, kasi I'm gay. So, like, hi sa mga hindi alam, bisexual. Bisexual, okay. Yes, I'm attracted to both men and women. Okay. I think magandang, okay lang naman yun for me to be openly gay. Tsaka, this year, it's been progressing to the point na kinukuha na nga nilang personality yung pagiging bakla, hindi naman sila bakla. Anyways. Totoo ba yun? Oh! I don't know why. May ganun pala. Diyos ko, Lord. Tapos, like, I've encountered so many people like that na. Pero, anyways. Sige. I was saying, I think, me as a musician, pansin ko lang, hindi, like, may mga kilala kong personal people na kilala din nila. Pero, syempre, hindi ko sasabihin na may, ano yun, iba yung sexuality niya. Pero hindi niya masabi because of labels and stuff. And tradition, pansin ko to, sorry, share ko lang sa era ko. Madami, nilook down upon yung mga ganyan, especially sa mga parents, di ba? Yeah, mga ganun, yung parents mo, okay naman. Sa choice mo na yun.
Well, wala na silang magagawa. Ano sila eh? Very... well, typical conservative Filipino family. Hi! Pero, you know, kasi alam ka naman convert niyo ako. Oh, wag, please. Pero like, ano, I don't think it's bad. Okay. Diba? It's not really bad. Mas tanggap na nga ng tao ngayon yung being gay, being bi, or ano. Compared before. Oh, I mean, I don't get to choose naman na, hala, bading ako. Hala, hindi na ako bading. Alam mo yun? Uwas daw na. Tapos sa yun, so, eto, may tanong ako sa'yo. Sa akin, reverse Uno card. How do you, like, ilan ng kilala mong female rapper na bading, na local? Local, hindi ako sure eh. Kasi I don't know many femcees. Siguro wala. Or baka isa. Baka no. Ano kasi, from my observation, like, lahat sila hyper-feminine. Pero okay. I have nothing against that. I like that so much. Like, Slay. Mm-hmm. Pero at the same time, parang ako, as a person na has a feminine side, has a masculine side, na, you know, tomboyish fits, androgynous fits. Parang yung mga ganun, hindi ko makita. Okay. Tapos parang ako gusto kong represent that way. Kasi ganun ako eh. So parang siguro representation na hinahanap na iba. Kasi parang ang sarap ng feeling na yun. Me as a bisexual, pag ngayon nakikita ko sa cartoons na sobrang hindi nila pilit na linagay na may homosexual relationships doon. Okay. Parang ano na, talagang wala na silang pakaya, naglalagay na lang sila doon. Okay. Tapos nung, di ba nga, cartoon person na ako. So pag pinapanood ko yun, grabe, ito yung feeling ng makita, seen as a person. So, ayun, minsan nakakuha din ako ng mga comments from fans saying na parang super comfortable silang magsabi sa akin mga kabadingan stuff. And also, I'm for the girls and gays. May mga nag-hate ba sa'yo or angry sa ganyan mo? Kumbaga, may natanggap ka na bang hate dahil sa being open sexuality mo? Being open. Guys. As in, naging message sila na... Guy fans are kind of creepy. Hi. I mean, totoo naman, though. Kasi like, ano, may parang dire-diretso sila mag-DM ng... Di ko na pinapansin, pero it's still get... Parang, syempre, makita ko pa rin. Oo. So, parang, may mga times na sobrang triggering na sinasabi nila, pero syempre... Malala ba? Masaya, malala. Malala. Ang mga struggle siguro by being openly gay is being targeted with bad intentions. Okay. Kunyari, kilala ka nila as this gay person. Tas, basta, they will take advantage of it in a way. Diyos ko, wala nang nakaligtas sa taking advantage. Pero, ayun nga, so, nawalan na ako sa sinasabi ko. Anyway, yung mga hate na tatanggap mo, hate na tatanggap. Meron, pero mas malakas pa rin ang... Yung love wins. Diba? Love wins. Yes. Medyo patapos na tayo, Shanti. Blitz questions ko na lang to. From the top of your head, name 5 albums na nag-inspire sa'yo. Favorite albums mo. Okay. Hindi kilala lang lahat si John Bellion, pero favorite artist ko siya. Anong album niya? Beautiful Mind? John Bellion. Okay. Ano siya, man? Songwriter siya ng most of the hit songs. Okay. Low-key lang siya, pero may sarili siyang music. Okay. Tapos yung album na yun, sobrang nagustuhan ko. Tapos, sino pa ba? Gusto ko yung Kendrick. Yun, Tupi pa Butterfly nga. Mm-mm. Tapos ano? Isaiah Rashad, yung... Sky. Yung ano, yung album Art Blue. Yung ba yung nakatalon siya? May cartoons? Yung cartoon. Sans... Call of Friend? Sans... Ano? Sans... Yan din, favorite album ni Sika yan, nabanggit niya. Ganun. Ano pa ba? Styrade yata. Yeah. Favorite album ko pa... Ano pa ba? I like Akon. Akon? Hindi siya album, pero most of Akon songs. Ay, yung mga hit songs. Mga ano. Tapos ano pa? Ano pa ba? I see you right. Well,
kasi Akon already figured out the formula. Diba? At saka maganda, may diba? Tinutulungan yun. May tinutulungan siya na somewhere. Sino pa? Sorry. Tapos, last album, sobrang ibang genre. Ano nga ba yun? Kasi fave album ko siya, pero feel ko hindi naman directly na influence yung Element EP. Pero favorite album ko yung sa The Catfish and the Bottled Men. Hindi ko alam yung title ng album, pero yung itsura ng album art is yung parang drawing ng dalawang tao. So, okay. If you know, you know. Five artists, local or international, na sa tingin mo gusto mo makakolab o makatrabaho? Oh. Hindi lang sa music to, kung magkalahat-lahat. Mm, mm. Ah, gusto mo makatrabaho? Sino ba? Siyempre si Ruby Ibarra. Ruby Ibarra, okay. Ruby Ibarra. Tapos, of course, I wanna have a collab with Kendrick then. Uh-oh. And gusto kong maka... Ano pa ba? Local. Malay natin kung mabanggit dito, mapanood nila, di ba? Yung mga local push. Kung gusto kong i-collab kasi, meron na eh. Sa landong level na pala. Na-char. Pero, ano ba? Ay, if may gusto man ako i-collab, gusto ko ibang genre siya. Hello, pero magra-rap pa rin ako. Gusto ko ng, ano, si Up Dharma Down. Mabanggitin ko pangalan ngayon. Alam Up Dharma Down. Ano pa ba? Sorry, si Roy nasa background na ulit. Gusto ko makatrabaho si Juan Carlos. Juan Carlos, okay. Mm-mm. Last one. Sabihin ko na, i-propose ko ni idea is gusto ko magkaroon ng collab Shanti and Cartel. Okay, totoo ba? Totoo nga. Mm. Actually, tatanong ko nga sa iyo, what if isang Cartelem track na ano yan, baga. Pero, I want to do a posse track. Posse track? Hindi, ano lang, pili ka ng members yan. Pili ka ng members na, kasi normally, wag na. Sino, okay. Bigyan mo ako ng apat na members na nandun, kumbaga. Tapos ikaw yung kung ano mang mag-verse doon. Si ano? Kaya mo si Nevin? Hindi ko yun. So, ayun. O, isa. Si Wyan. Si Sika. Si ano? Last one. Wavier. Mm. Binanggit lang niya talaga ako kasi nandito ako ngayon. Pero naniniwala ako na hindi. Kasama ko. Thank you, Shantia. Mm. Thank you, siyempre. Mm. Nakaka-flatter din yung ganun. Especially, very established ka na ngayon and the music you're doing right now. Sana lahat ng mga nabanggit mo, I hope na makagawa nga ng music tayo. Magawa mo yung music nung mga nabanggit mo. Mm. And, what is your message to all your fans, mga aspiring FMCs, aspiring MCs? I think don't be afraid to do you and whatever you want to do. Try. Because a lot of people are doing common things. Be that one different thing. Yeah. Be in your own element. Ang ganda nun. Pinactice. Pero ang ganda, di ba? Very touching yun. Kumbaga, do your thing. Yun na naman din. And salamat if napanood nyo, umabot kayo dito sa dulo. Lahat ng socials ni Shanti, ipopost natin dito. Follow the artist, book Leah, book Artelem, book everyone na sa tingin nyong gusto nyo talaga. Ano? Kasi you're helping the artist talaga eh. Lalo na to push the dream. Huwag nyo na kayo mag-gatekeep. Tapos yun na may nabanggit mo kanina na parang you need that money for music videos. Mm. Buy the merch pagkalabas. Support the artist, man. Again, subscribe. Follow the artist. This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. Maraming salamat. Peace. Hey!